Manong, ano pong gagawin ko? Ano nga ba? Sobrang bilis ng kombinasyon na yun. Hindi pa natututunan ng bata kung paano dumepensa sa ganun. Hindi pa niya kaya. Coaches, up! Parang napapaisip ni Bosik. Pero sigurado may sasabihin pa sa kayo, Ipo. Coaches, up! Manong! Bata, ano po? Lumaban ka! Yun na yun. Yun na ka tayo dyan. Wala na siyang pagkakataong magamit yung Gazelle Punch. Yung pa naman ang naisip niyang finish yung Blue para kay Vorg. Mukhang hindi kaya ang depensahan ni Ipo yung White Fang ni Vorg, ah. Anong dapat niyang gawin? Ganun lang yung bossing. Sinabihan mo lang siya na lumaba ka tapos wala na. Nakakailangan si Ipo na payo ninyo. Napakaraming ibig sabihin ng mga salita ngayon. Ha? Kahit konti lang nung maintindihan ng bata, alam na niya ang gagawin niya. Nararamdaman pa rin niya yung mga suntok na tinanggap niya kanina. Pero lalaban pa rin siya hanggat may natitira siyang lakas. Ganun ang pagkatao niya. Isang dakilang boksingero. Habang naghihintay siyang bumalik at lakas niya, malamang sinibihan siya ni Kamugawa na kalimutan muna offense at mag-concentrate sa depensa sa round na ito. Huwag mong hayaan mangyari yun, Ford. Huwag mo nang patagalin pa ang laban. Round 3! Tatapusin ko na siya sa round na to. Umpisa ng third round at maganda na uli ang tindig ni Vorg. Mukhang fully recovered na talaga siya sa parusang tinanggap niya kanina. Samantalang si Makunochi naman ay parang mabagal ang kilos. Hindi makakailang nananakit pa ang katawan niya. Nakikipagsabayan pa rin siya. Mas mapapadali akong tapusin to. Hindi ko na ito patatagalin pa. Si Vorg ang kalaban ko. Kahit nasa kondisyon pa ako, hindi ako ganun kagaling para makaiwas kanya ng matuloy nito. Sinabihan ako ni Manong na lumaban daw ako. Hindi niya yung sinabi para lang palakas yung loob ko. Sinabi niya yun para hindi ko makalimutan lahat ng ginawa namin ensayo. Sumusunod lang ako kay Manong kaya ako nananalo. Hindi ko yung babaguhin. Baka matamaan ka ng malalakas na suntok. Baka tuluyang mapabagsak ka. Pero lumabang ka, hindi pa tapos ang laban. Lumabang ka at maaari pang mangiba ang isip ng hangin. Lalaban pa rin ako. Marami pa ang pwedeng mangyari. Bukas ang depensa ni Makunochi. Para nangahamon kahit alam na natin na grabe ang parusang natamo niya. O ano, pani-opensa ka lang? Huwag kang magpapasindak. Baliwala yan. Nahihina na makatuhod niya. Kaya binukan niyang stance niya. Isang uppercut mula kay Vorg! Nagulat man si Makunochi! Tapusin mo na! Hayaw na si Vorg! Babalat na uli! Sundok! Kaluwat ka na ng kombinasyon! Gawin ang inay sa'yo! Sige, Ipo! Huwag ka pagdadaig sa mga sundok yan! Mas niya tamahan siya! Kahit anong tipensan ko niya, tamahan pa rin siya ni Ford. Kailangan niyo i-maintain ang guard niya. Kaya hindi pa bumabalik ang lakas niya. Anong masasabi mo sa alaga mo, Kamagawa? Patay kung patay, desperado na ba kayo? Wala pa rin kayong pag-asang banalo. Lamang na naman sa palitan si Ford. Walang magawa si Makunochi. Mukhang hilo na talaga si Ipo. Pati buhay niya, delikado na. Ang lakas at tama na yun! Knockdown na! Buka muna sa inyo, Black Corner! Bibigyan ang standing 8 count si Makunochi. Lahat po lang siya ng knockdown. 1, 2, 3, 4. Kaya ko ba? Nasang lugar ka na ba ngayon? Sa Kurakuen Hall. Pangalan mo? Makunochi. Ipo. Sige. Nasa tamang pag-iisip ka pa. Fight! Tuloy ang laban! Ilang minuto pa. Ang taong oras. Ayan na si Vorg! Mukhang tatapusin na to! Delikado ang katayuan ni Makunochi! Fight back! Nakatawa na naman si Makunochi! Nakatumbagan siya sa uppercut ni Vorg! Pangalawang knockdown na niya sa round na ito!
tumba na sa bago tamaan ang kanan ko. Hindi na kailangan bilangan yan. Posig, kailangan mag-desisyon na kayo. Instinct at reflexes na lang natitira sa kanya. Lalaban niya si Ipo hanggang hindi niya tinitigil ang laban. Mas importante kinabukasan ni Ipo kaysa sa laban na to. Ito na. Nung sinabi kong lumaban siya, malinaw ang narinig kong sinagot niya. Oh. Walang alinlangan ang sagot niya. Kahit kailan natutupan niya lahat ng sinasabi niya ang gagawin niya. Kahit na gano'ng kahirap ang ensayo na ipagawa ko sa kanya. Hindi ka pwede magpahinga na lang dyan. Boxing meets naman tayo! Hindi pwede magpahinga. Sik! Makinig ka! Hindi ka makakahabol sa boxing techniques ni Ford. Kailangan mas may focus ka. Kailangan magsumikap. Lakas ng loob! Sika. Lakas ng loob. Tumingin ka dito. Lalaban pa siya. Pero grabe ng parusang natamo niya. Hinto ko na kaya. Buhay pa rin ang mga mata niya. Fight! Hindi pa rin hininto ng referee ang laban. Pero dalawa na ang knockdown ni Makunouchi. Dahil sa 3 knockdown rule, hindi na pwede ituloy ang laban kung mapabagsak siya sa round na ito. Kung tinamaan ka noong kanan bago ka napatumba, hindi ka na makakatayo. Wala ka nang natitirang nakas. Sandali ka na lang. Gawin ang inensayo. Gawin ang inensayo. Dali! Dito na sumuntok bata! Dito! Kakasuntok pa pala siya. Isang right hook mula kay Makunouchi. Nagulat dun si Borg. Sayang, kulang yung hakbang niya. Pisan mo pa yung hakbang mo papasok para gumali yung spring sa tuhod mo! Ano nangyari yun? Hindi ba siya nangihina? Sige pa! Suntok, suntok, suntok! Nabuhay na naman bigla si Makunouchi! Sunod-sunod na suntok! Hindi makasagot si Borg at hindi ng presyo na tinatanggap niya! Ganyan nga, gawin mo lang yung ensayo mo! Ganyan lang iho! Hindi talaga magpapatalo, pero huling lakas na yan. Sa pulang kanan ni Makunouchi! Huwag kang ihinto, sumunto ka lang! Dito naman! Dito! Hindi pa rin humihinto si Makunouchi sa pag-aatake niya! Ayos iyo! Sige pa! Sugod pa! Mukhang dulot ng desperasyon ang walang humpay na suntok ni Makunouchi! Ani masigudo na lang ang natitira! Kumaban ka sa kanya iyo! Natapos ang round 3. Nakakagulat talaga si Makunouchi. Dalawang knockdown na tinamo niya. Pero lumalaban pa rin. Ayaw pang matapos ang laban. Manong, huwag ka na magsalita. Magandang pinakita mong laban. Nagagawa mo yung inensayo mo. Pinipilit mo talagang sundan lahat ng tinuro ko sa'yo. Siya ko nagagantin pala ang kasi ginagawa mo. Namumutla ng mukha niya. Malapit mo sa pupusin. Ang galing. Ang galing niya talaga. Magaling nga talaga yung si Ford. Hindi biro ang lakas na taglay niya. Hindi po. Hmm? Ang galing talaga ninyo, Manong. Ano? Hindi ko na alam kanina kung anong gagawin ko. Inisip ko na lang. Hawak niyo yung boxing mitts tapos sumusuntok ako. Gaya ng binigay niyong ensayo sa akin. Tapos, tumatama talaga yung mga suntok ko. Ang galing niya talaga. Iyo, bakit ganun? Bakit nakakatayo pa rin siya hanggang ngayon? Ilan na yung suntok ko na dapat nakapagpatulog sa kanya? Kaya kong ipaliwanag kung bakit nakakatagal pa rin siya ng ganito, Vort. Yung spring sa tuhod niya. Maganda ang pagkaka-develop nila sa mga muscle at litid niya sa tuhod. Makakatulong yun para ma-absorb ang impact ng suntok mo. Kaya i-absorb ang impact? Ganun nga. Masasabi kong magaling na trainer yan si Kamogawa. Dine-develop niya lahat ng parte ng katawan ng alaga niya.
Sa tingin ko sa ngayon, mukhang hindi mo pakakayanin patumbahin siya kaagad. Mabuti pa ganito ang gawin mo. Katawan muna ang tirahin mo para tuluyan ang bumigay ang mga panya. Siguradong hindi niya magagamit ang gazelle patch. Wala na siyang ibang pwedeng gamitin. Kumalma ka lang, iho. Opo. Hoses out! Sige ba, iho! Lumabang ka ng husto! Opo. Konting pagsusumikap na lang ang kailangan mo! Hoses out! Huwag kang hihinto sa paglaban! Siguradong makakas... Hoses out! Hindi pa tapos ang dialogue ko! Hosey! Konti na lang. Konti na lang. Umabot pa po tayo sa round 4. Halos natapos na ni Morgan laban noong huling round. Pero meron pa palang natitiyang lakas si Ipo Makunochi para makaligtas sa third round. Ang tanong na lang ay, paano siya tatapusin dito sa round na ito nung napakalakas na si Borg? Napakalakas sa suntok sa katawan! Ano? Mukhang katawan naman ngayon ang tinitira ni Borg. Uubusin na niyang natitiyang lakas sa katawan ni Makunochi. Kaliwat kanan sa katawan ng tatamo ni Makunochi. Mukhang hirap na hirap na talaga siya. Masama ito. Hindi na niya maangat yung mga talampakan niya. Hindi na makakatulong mag-absorb ng impact ng spring sa tuhod niya. Hindi na niya makakayanan ng mga suntok sa kanya. Medyo nahirapan sa paghinga kanina si Ford na nagpapahinga siya. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Kamugawa. Magaling ka talaga. Magaling din ang boksingero mo. Siguro kung madadagdagan pa ng dalawang taon ang pagsasama niyong dalawa, hindi ko na masasabi kung sino mananalo sa labang ito. 10 taon na rin ang nakalipas. Marami na rin ako nahawak ang malalakas na boksingero na naging world class. Sa katagalan, nawalan ako ng gana sa pagtitrain kahit may nakikita akong boksingero may potensyal. Tapos, nagkita kami. Gusto ko pong maging balakas! Gusto ko pong lumakas! Dahil meron akong kinakailangang alagaan! Nagpasalamat ako sa Diyos. Wala nang hihigit pa para sa isang trainer na tulad ko na magkaroon ng tipang karaniwang alaga. Wala na akong inatupag kundi turuan at bantayan siya para lumabas ang lakas niya at taglay niyang galing. Siya mismo ay pinagmamalaki ko na pinagbuhusan ko ng buong buhay ko. Sapol sa tagiliran si Makunochi! Hindi! Bumigay ng mga panya! Work! Sa ulo! Bumigay ng tuhod niya! Babagsak niya pag tinamabo sa ulo! Umaatake na si Borg! Ang lalakas ang suntok niya! Hindi niya pinapansin ang depensa ni Makunochi! Tatapusin na niya dito ang laban! Ano nangyari sa'yo, Makunochi? Di na ito makakaabol na yun! Pinipilit pa rin yung lumaban, pero mukhang talagang wala na. Ang kinakatakot ko lang, sobra ng parusang natamo niya! Tibayan mong lobo niyo. Kayanin mo yan. Bossing, hindi na magtatagal. Bubukas na ng tuluyan ang depensa niya. Kahit kinakaya pa niya, huwag bumagsak. Paubos na talaga ang lakas niya. Wala na siya sa data para ipanglaban kay Borg. Meron. Meron pa siyang natitirang sa data. Ha? Huh? Kung puro lakas lang ng suntok ang kaya ng batang yan, hindi ko na lang sana siya tinanggap para maging alaga ako. Ang totoo, nung una ko siyang nakita, wala akong nakita ang potensyal sa kanya kahit konti para maging boksingera. Pero ang batang yan na mukhang walang patutunguhan sa mundo ng boxing, nagpakita sa akin ang kakaibang lakas. Hindi siya nawawala ng loob, hindi nagpapatalo, hindi umaatras. Kahit ilang ulit siyang tamaan at mapapagsak, ilang ulit rin siyang tumayo at nagpatuloy makipaglaban. Ang sandata niya, katapangan. Kahit na gaano kagaling ang trainer, kahit gaano katagal siyang mag-aksaya ng panahon, hindi niya matuturuan ang katapangan ng alaga niya. Kasira na ang depensa ni Makunochi!
Hulin na kita! Tinamaan na naman sa Sigmura si Borg! Bumawi na naman sa sakanan! Manhid na mga pa ako, pero nakakasuntok pa dalawang kamao ko! Panay sa katawan ng mga suntok ni Makunochi! Nakasandal na lang sa lumid pero lumalaban pa rin! Kaya mo ba yan? Sige pa! Makakahabol ka ba? Huwag kang mamatalo! Ang lakas ng kanan ni Borg, mukhang patumba na si Makunochi! Masyado siyang malapit, hindi ko masundan ang suntok! Sumusuntok pa rin siya habang nakasandal kay Borg! Hindi pa tapos, hanggat nakakasuntok pa ako! Yun ang sinabi sa akin ni Manong! Hindi pa tapos, kailangan ituloy ang laban! Marami pang pwedeng mangyari habang lumalaban pa ako! May pag-asa pa rin ako! Hindi ako magpapatalo! Manood ka! Isang matinding labanan na naman ang pinamamalas ang ating dalawang maligiti na magkatunggali. Pinipilip pa rin lumaban ni Makunochi kahit ang lalambot na ang tuhod niya. May lakas pa ako. Kaya ko matong. Hindi ako makasigil sa ginagawa niya. Huwag kang ngayento, iho! Konting tis pa! Konting pagsusumika pa! Ano? Meron pa ba sila inaasa ang mangyari? May milagro pa ba darating? Sabol sa kaliwa si Ipo! Natigilan din ang mga suntok ni Makunochi! Sa wakas, wala na. Hindi ko na kaya. Ipagpatawad mo, Manong. Wala na akong mabibigay. Wala na! Abos ka na dito! Sumablay ang kanan ni Borg! Hindi niya inaasahan yon. Bahala siya sa suntok na yon. Ano nangyari? Patag ka agad nito. Hindi ko maintindihan. Ang bigat ng katawan ko! Anong nangyayari sa'yo? Borg! Nangyari na rin sa wakas. Bata! Patigasin mong kamao mo! Lahat ng natitira mo pang lakas! Ibuhos mo na ngayon! Sige na! Napatalsik si Boy sa suntok ni Makunochi para biglang nabuhayan siya! Ayos! Ituloy mo lang ang atake! Kaliwa! Hindi! Nagsakana niya! Anong nangyayari? Ba't hindi siya nakakaiwas? Naubusan na siya ng stamina! Hindi pwede! Mahapan na rin pa lang to! Mahihirapan silang tangkapin pero malaki ang pagkakaiba ng amateur sa professional boxing. Tito, hindi ka na gumagamit ng magagana gloves. Hindi ka na rin nagsusot ng headgear. Hindi halos makukumpara kung gano'ng kadali maubos ang lakas dito. Hindi suntok ng alaga ako ng walang dahilan. Lahat ng suntok niya nagdadagdag sa presyo na binibigay niya sa bata mo. Yung pagod na hindi niya namamalayan mula pa kanina. Bigla na lang sumabog na parang vulkan. Akala ko desperado na sila kaya hindi sila huminto sa pag-atake. Pero ito pala ang balak nilang mangyari. Inaamin kong ulyanin na ako. Wala akong ibang naisip na paraan para manalo kundi ito. Masyadong mapanganib na plano. Ngunit nakayanan pa rin ang bata. Hindi niya ako pinahiya. Napapaatra si Borg! Binubusan ni Makunochi ang lahat para hindi mapakawalan ang bihirang pagkakataong ito! Ang tikip ng katawang ko. Parang hindi akin ng katawang to. Huwag kang aatras, Borg! Malalamangan ka niya! Sumuntok na naman si Borg! Pero para mahila kesa kanina, mukhang nararamdaman pa na yung mga natangon ng suntok! Hindi pa tapos ang laban, mananalo ka ba, Ipo? Oo nga, isang suntok lang, babaliktad na yung laban! Ituloy mo lang yan! Mananalo ka ba, bata? Huwag kang aatras, Borg! Kung mahayaan mong atake niya, magkakaroon siya ng palibagong lakas! Napakatindig sa agutan na naman! Hindi natin alam kung saan napapunta ang labang ito! Kitang-kitang pagdudusin natin, hindi na kasi lakas ang mga suntok nila gaya kanina. Pero meron pa silang parehong sumasamog na suntok. Ang Gazelle Punch ni Makunochi at ang White Fang ni Borg. Sa palagay ko dyan na malalaman kung sino talaga mananalo sa laban. Ganon din ang iniisip ko. Kaya lang, malabo na magamit pa ni Ipo yung Gazelle Punch niya. Malabo na talaga lagay niya. Sumusuntok lang siya para hindi matamaan. Tumapuruan ko siya, sigurado may hinto ang mga kilos niya. Ako siya na gusto.
Ang gagawin ko na naman yung gazelle punch. Lamang siya kung tatagal ang katapang laban. Mas mabuti pa kang hayaan kung ubusin ang lakas ka sa gazelle punch. Sasangga ko lang yun. Saka ako siya bibigyan ng white punk ko. Sablay ang parang record. Nakaporma para sumagot sila kay Archie. Nahuhuli ko siya. Nakabibigyan lang. Sige, hindi ka rito. Masyadong maaga, bata! Tigabang lang pala siya. Makagat lang yung kanang mintis niya. Hindi ko dapat ituloy-to. Kailangan minto. Kabisado ko ng mga galaw mo. Wala ka naman pupunta ang iba. Hindi ako makaya.